Masaya nating simulan ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa misang ito, sa ikalimang araw ng ating nobinaryo, sa karangalan ni San Juan Bautista, patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin. At hiligin natin ang pagpapala sa bawat sa ating pamilya. Ganon din hingin natin ang biyaya na matularan natin ang mga halimbawa ni San Juan Bautista. Yumuko tayo, humingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na tayo ay nagkasala sa ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan. At sa pagsunod sa tinuro ni San Juan Bautista ang nanguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang pinangaral na Panginoon naming Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglalakad. Tinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y kumagitna sa kanila isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, "Ama ko, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paniniya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula sa itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias
at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at hinampas sa tubig, sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang at nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong kublihan upang dihamakin ng mga kaaway. Mahalin ang puon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa pinakamatalik mong kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kinagawa mong kabutihan ng lihim ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Pagbati po ng pagpapala mula sa St. Joseph, the Husband of Mary Parish, Bangad, Kabanatuan City, Nueva Ecija. Apat na oras po ako nagbiyahe papunta dito. Ano? O, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat kay Father June Sesco, ng ating parish priest and rector, sa pag-imbita sa akin dito. Ano? At una pong may kwento po ako sa inyo. No? 80 years ago, nangyari ito. Ang dati ko pong parokya sa St. John the Baptist sa Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija din po. At dito, 80 years ago, noong 1944, panahon pa po ng Hapon noon at kalakasan ng Hapon, under tayo sa mga Japanese Army. At doon po, inambush o tinambangan ng mga USAFE. Ito po yung mga Filipino forces na allied sa US. Pinagbabaril nila yung isang unit ng mga sundalong Hapon. Mga 12 o 13 na katao po ito. At napatay nilang lahat. The following day, a day or two, binalikan po sila ng mga Hapon ni Resbacan. Yung buong lugar po ng barangay ng Bibiklat, sinona nila, hinuli lahat ng kalalakihan, dinala doon sa simbahan, yung present na simbahan din po ngayon,
pinaamin sila kung sino sa kanila yung may kagagawa na yun. Hindi po sila makakaamin kasi hindi naman nila kilala kung sino. Nakatutok na po sa kanila yung machine gun, yung baril, yung mga bayoneta. Handa na silang patayin. Nag-iiyakan yung mga asawa po, tsaka yung mga anak na ando, nakapaligid. Nagdadasal sila kay San Juan Bautista. Nagdadasal sila sa ating Panginoon sa pamagitan ni Juan Bautista. Summer po noon ng 1944, tirik na tirik ang araw, bigla na lang, umulan po ng malakas na malakas. Summer, tirik ang araw, umulan ng malakas na malakas. Ang sabi nung commander ng Hapon, sabi doon sa pinakatingyente del Barrio, magpasalamat kayo sa Diyos nyo, iniligtas kayo. Hindi po nila alam kung bakit hindi na tinuloy yung pagpatay. Pero nung pinabalikan nila, marahil ang tingin ng mga Hapon, bad omen yun o masamang pangitain na umaaraw tapos umuulan. Kasi mahalaga sa kanila yung araw, parang dinodiyos pa yata nila ito eh. No? Kaya po, bad omen, masamang pangitain. Sa mga Tigaro naman po, sa mga anak ni San Juan Bautista ng sa Bibiklat Aliaga, yun ang may palatandaan sa kanila na niligtas sila, pinagmilagruhan sila ng Diyos sa tiyak na kamatayan. 80 years ago na po yun, 2024 na po ngayon eh. Sineselebrate po nila ito every June 24 din. Doon po hindi nagbabasaan ng tao. Di ba pangkaraniwan sa pag Juan Bautista, basaan. Doon po nagpuputik ng buong katawan. Tanda po yun ng kanilang pagtitika, pasasalamat, pero yung taong putik na tinatawag. Pero ang maganda po dito, ang sigurado na hawak-hawak at nais kong panghawakan ng bawat isa ring mananampalataya, na totoo ang pag-ibig ng Diyos, hindi kanya pababayaan. Basta kumapit tayo sa ating Panginoon, sa ating mahal na poong Nazareno, lagi tayong tatawag din, magpapatulong kay San Juan Bautista, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Amen. Ito po ay true to life. Ano? At marami po hanggang ngayon, maraming namamanata dito. Kaya lang, siyempre, hindi kasing dami nung iba po ang kiyapo. Eh, no? iba ang namamanata kay mahal na poong Nazareno. Doon din po meron din. Pero isa lang po ang isang katotohanan na sinasabi nito. Mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo tatalikuran ng Diyos. At tayo rin, ako, bawat isa sa atin na nandito, alam natin, hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na poong Nazareno. Hindi tayo tinatalikuran ng Diyos. Nililigtas tayo lagi sa tiyak na kapahamakan. Ikalawang kwento po, totoo din po ito, ano? Liba po kaming magkakapatid. Yung panganay, ang unang nag-asawa. Nag-asawa po siya, yun na pang-asawa niya. Kami po ay tigagapan, Nueva Ecija. Katabing highway lang po kami. Yung napang-asawa niya, tigatugigaraw, Cagayan. Mula po sa Maynila kami, mga 3 to 4 hours. Yung Cagayan, tugigaraw, Cagayan, mga pinakamabilis po dyan, mga 10 hours from Manila. 10 to 14 hours siguro. O 12 hours. Ngayon po, parehas na panganay yung kapatid ko tsaka hipag. Simula pa lang po ng kanilang pagsasama, nag-aaway na yan malagi. Nagtatalo. Laging nagdi-diskusyon. Kung babalikan mo naman, wala namang malaking bagay na pinagtatalunan. Ano lang? Maliliit na bagay. Maliliit. Walang, kung babalikan mo, walang kakwenta-kwenta. Ngayon, pumuputabi lang kami ng daan. 24/7 yung dumadaan na biyahe ng bus doon. Ang gagawin, pag nag-away sila, gagawin ng hipag ko, lalabas ng gate, papara na po ng bus, maglalayas na. Papunta ng Tugigaraw. Awa po ng Diyos, that was 92 yata sila, o 1992-93. Hanggang ngayon, magkasama pa po, 32 or 33 years ago na silang mag-asawa. Hindi naghiwalay. Kumakapit, patuloy na kumakapit sa Diyos, patuloy na nagsisimba, patuloy na nagserserve. Ngayon po ang maganda, kaya nila nalagpasan yon kasi pareha sila nagserserve.
Pareha silang nagsisimba linggo-linggo. At ngayon, ano na po sila? Pagka nag-away sila, meron ng pumepreno. Meron ng nakikinig. Meron ng bumababa yung boses. Dati kasi sabay eh. Basta nag-away, panatan. Walang magpagusto magpatalo. Walang gustong umamin ng pagkakamali. Pareha silang tama. Hindi na rin po makakapara ng makapaglalayas yung hipag ko kasi hindi na doon dumadaan yung mga bus sa T-Plex na yun, sa SC-Tex T-Plex. Kaya hindi na rin po siya makakapara. Pero ito po, ano? Imagine ninyo, kung meron ng divorce bill, meron ng batas ng divorce sa ating bansa, paano na? Palagay ko maraming mag-asawa naghiwalay na kasama na po yung kapatid ko kasi hindi nyo nasisikaping ayusin yung inyong pinagdaawayan, pinagtatalunan. Kasi sa divorce, ano sa divorce? Kahit walang dahilan, basta gusto niya maghiwalay na mag-asawa, pwede na. Pwedeng maghiwalay. Kaya po, nakakalungkot ngayon kasi ang sabi, pinasa na po, hindi pala ang sabi, ano? Pinasa na ng lower congress sa Senado yung batas na bill na ano na yung tungkol sa divorce at dahil daw tayo lang ang walang divorce sa buong mundo o isa lang tayo sa bansa edi dapat nga po tayo ang very good, tayo ang excellent, tayo ang dapat nilang tularan, hindi yung komo tayo lang walang divorce tayo gagaya sa kanila. Hindi po, ano? At ito po ang style ng karamihan, ano? Sinasabi, bigyan ng second chance yung, ang tawag po nila doon, ano, second chance. Parang, katulad ng abortion po, bagamat wala pa tayong, salamat, wala tayong abortion, yung abortion ang tawag pro-choice. Pro-choice. Pinagaganda yung pangalan. Pinagaganda yung bukang batas na pro-choice ang binibigyan ng pansin yung choice ng babae kasi katawan niya daw yun. Hindi po, galing sa Diyos yung bata na yun eh. Galing sa Diyos yung buhay mo tsaka buhay ko eh. Ano? Bakit siya pipili? Hindi po. Ano? Kaya ang dapat po saan ang tawag doon sa batas na ganun, sabihin yung totoo. Ano yung totoo? Patay kang bata ka. Patay kang baby ka. Yun ang dapat tatawag sa batas na yun. Dito naman po, kung natatandaan nyo yung contraceptive, ginawang batas ito na available sa lahat, ang tawag nila reproductive health. Parang yun ang, dito naman, sa batas na divorcio, second chance. Di ba maganda naman, tama naman, dapat may second chance ang bawat isa. Hindi nga lang dapat second chance, third, fourth, fifth, marami pang chance. Pero ang tanong ko naman doon, bakit hindi doon sa asawa mo magkaroon ng second, third, fourth, fifth chances? At ang tingin ko pong kawawa doon, ito rin po base sa pag-aaral, lalo na doon sa may mga divorcyong bansa, ay kawawa yung anak, kawawa yung bata. Kaya ang magandang tawag sa batas na yon, kawawang bata ka. O kaya ay, ano ka, kawawang anak ka. Kasi in the end na magsasuffer dun sa divorce bill ay unang-una na yung mga bata. Lalo na po pag maliit pa, magsusugat po yun sa kanyang pagkatao. At alam niyo po sa ibang bansa, kung naririnig niyo yun, namamaril na mga kaklase. Tama pong maluwag yung batas sa kanila sa tungkol sa baril, pero pag pinagbalikan mo po doon, marami doon sa mga namaril, yung shooters, namaril ng kanilang mga kaklase, ay mga ano po, produkto ng divorce. At parang 80 o 90% doon walang tatay. Walang father figure sa bahay. Kaya po, ito yung maapektuhan. Kaya sa misa pong ito, ganun din sa pagdiriwang natin ng dobidaryo kay Juan Bautista, San Juan Bautista,
panalangin natin na tayo po bilang bansa at yung ating mga mambabatas at yung mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, gumawa ng mga batas na magpapatatag ng pamilya. Hindi sisira nito. Ano? Father, paano yung mga ginugulpe nung asawa? Meron na pong batas tungkol doon. O kaya, yun ang lalong palakasin. Meron na rin pong annulment tayo. Ang sabi, yung annulment, mahal, matagal. Yun ang gawa ng batas. Yun ang ayusin. Kasi po sa annulment, hindi yung kung ano lang yung gusto nyong dahilan, nag-away lang kayo, pwede na kayo maghiwala. Hindi. Sa divorce po, pwede yung kahit na anong dahilan yung mag-asawa, basta gusto nyo maghiwalay, pwede. Sa annulment, hindi. Yun ang patibayin. Yun ang pamurahin. Mura po. Pababain yung mga presyo doon, tsaka pabilisin. Yun ang gawa ng batas. Very good nga po tayo mga Pilipino. Si Father po, na-assign ako sa ibang bansa, sa Amerika. Ano? Isang meron tayo yung ating pananampalataya. Isang meron tayo yung matatag na pananampalataya at meron tayong matatag na pamilya. Inaalagaan natin, matatanda natin, minamahal, nagmamahalan na mag-asawa sa hirap at sa ginhawa, sa karamdaman at kalusugan. No? Pagka po pumasok ang divorce, mawawala ito. Matutulad na rin tayo sa kanila. Kaya po sana tayo maging inspirasyon ng maraming bansa. Sana matauhan yung ating mga mambabatas gumagawa ng na huwag gumawa ng mga batas na sisira sa pamilya. Sa pagkapatuloy po ng ating misa, idulog natin sa ating mahal na poong Nazareno na patatagin niya, no? Tipuin niya ang mga mambabatas na gumawa ng mga batas na magpapatatag ng pamilya. Ganon din po, hilingin natin na tayo rin lahat, bawat pamilya maging tapat, bawat mag-asawa maging tapat sa kanilang asawa. At bawat pamilya o bawat asawa maging tapat sa kanilang pamilya. Hingin natin ang patnubay ni San Juan Bautista. Siya po ang kilala sa katatagan, sa katotohanan, katatagan ng pananampalataya. Yumuko po tayo ngayon. Muli po, dalawang bagay itong sinikap nating pagnilayan. Una, patuloy ang milagro ng Diyos sa maraming pagkakataon sa ating buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo hahayaang mapahamak. Patuloy na kumapit sa ating Panginoon sa mahal na poong Nazareno sa tulong ni San Juan Bautista. At ikalawa, panalangin natin ang bawat pamilyang Pilipino na tayo maging halimbawa sa buong mundo ng pamilyang nagmamahalan sa hirap at sa ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, na pamilyang kumakapit sa ating Panginoong mahal na poong Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hingin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso. Bawat panalangin ating itutugon. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, taglayinawa nila ang tapang at sigasig tulad ng kay San Juan Bautista na nagsalita laban sa kasalanan at nangaral ukol sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, ingatan nawa nila at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan dahil ito'y ipinagkatiwala lamang sa kanila ng Diyos at ng taong bayan.
Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga mamamayang naghihikaos at nawawala ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit at lumimot sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga at nagbabantay sa kanila, makita nawa nila ang mahiwagang kamay ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano maging matiyaga at mapagtiis. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga kabataan, maging masipag nawa sila sa pag-aaral at maging malikhain at ialay ang kanilang tagumpay sa kalwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ng aming buhay para sa iyo. Yumuko po tayo, tahimik nating ibulong sa Panginoon ang ating mga, sa ating mahal na poong Nazareno, ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at ituloy mong pagpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo at ipangaral ka sa lahat ng oras. Nihiling namin to alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang Ama naming manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahadlok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mo sa kanyang manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista, sa lahat ng sinilang siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang nagahayag, na narito ang korderyong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. E hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama sa pamamagitan ng panalangin tinuro ng ating kapatid na si Jesus. Hiling namin kami iadya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming maraming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mag-practice tayo papuntang langit, ngumiti, masaya tayo magbatian ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, kapayapaan. Narito si Jesus Cristo ang ating Panginoon, ang mahal na poong Nazareno. Mahal niya tayo, kaya siya nagpakasakit, inayalay ang buhay para sa ating kaligtasan. Napalad tayo ngayon na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
announcement. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-1250 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyaan, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipagtangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipag-usap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang tinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Magandang hapon po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At binabati din natin, pinagdarasal ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat nandito sa misang ito dahil sabi niya ni Father, dahil mahal tayo ng Diyos. Pinagkaloob ng Diyos na mapunta tayo ngayon dito sa Quiapo sapagkat may biyaya siyang gustong ipagkaloob sa atin. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil tayo rin ay naghahanda sa kapistahan, alam ko iba sa inyo nagtataka pag sinabing piyesta sa Quiapo, kasabihin na iba sa inyo, hindi pa naman January 9. Sapagkat para po sa inyong kaalaman, bagamat ang ating simbahan ay dambana ng Poong Nazareno, ang simbahan din natin sa Quiapo ay parokya ni San Juan Bautista. Kaya't siya rin po ay patron natin. Kaya hindi lang January 9 ang piyesta ng Quiapo, kung hindi June 24 ang kapanganakan ni San Juan Bautista, pinsan ni Jesus Nazareno at siyang naghanda para sa pagdating ng ating tagapagligtas. Kaya palakpakan din natin si San Juan Bautista. Kaya dapat ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, deboto din ni San Juan Bautista. Sapagkat siya, sumunod sa mahal na ina at ni San Jose, ay maituturing natin mga huwarang deboto ni Jesus Nazareno. At sila ang naghanda sa salita at sa gawa, ipinakilala, itinuro ni San Juan Bautista si Jesus Nazareno bilang kordero ng Diyos. Kaya kapag tayo nagsisimba, ating inaalingaungaw ang sinabi ni San Juan Bautista
narito ang Kordero ng Diyos. Kaya hilingin natin kay San Juan Bautista, turuan tayong maging tunay na deboto at alagad ni Jesus sa Sareno. At salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga offerers natin sa misang ito, ang ating responders, ang Lady Servant of the Black Nazarene, ang Ministry of Collectors, ang ating Barangay 393, sa pamumuno ni Chairwoman Jocelyn Go at Council. Salamat po sa inyong pakikibahagi. Palakpakan natin ang bawat isa. At sa ngalan po ng mga pari ng Quiapo, Father Frank, Father Chris, Father Robert, at kasama natin ngayon si Father Jonathan, salamat din po sa mga paring nakipagdiwang sa misang ito mula po sa Diocese ng Antipolo, St. John Marie Vianney Parish, at siya po ang siguro napapanood ng iba sa inyo. Siya ay exorcist po ng Diocese of Antipolo. Kung napapanood nyo pa rin, no, siya ang spiritual director ng The Barkads, no? Kung kayo ay nanonood, no? Kaya salamat po sa pagpunta rito, Father Jeffrey Quintela. At nung huli ko na lang po rin napagtanto nung pagkatapos ko siyang maimbitahan na siya rin nga pala ay deboto rin ni San Juan, sapagkat bago siya na destino sa kasalukuyan niyang parokya sa St. Joseph Husband of Mary sa Kabanatuan, gaya ng naibahagi niya sa inyo, ang dati niyang parokya ay parokya din ni San Juan Bautista. Yung nakikita niyo nga yung mga taong putik, no? Doon sa Nueva Ecija. Kaya marapat lang na siya'y pinadala rito, pinapunta rito ni San Juan Bautista para ipangaral, ipahayag ang mapaghimalang kapangyarihan din ni San Juan Bautista. At siya rin po matuturing natin ay bagong deboto ng Poong Jesus Nazareno, sapagkat natuklasan din niya sa kanyang parokya ang himala, ang kapangyarihan at ang pagtawag ng Poong Jesus Nazareno. Kaya napakabuti rin po at napakaganda na siya'y mapapunta rito. At dahil nga siya'y bagong deboto, no? Sumasama nga rin siya sa ating piyesta dyan sa Luneta tuwing Enero. At pagdasal natin, humihiling sila na maluklok din ang Poong Nazareno sa kanilang parokya. Kaya dumayo pa ho siya galing pang Kabanatuan para makasama natin, kasama katulad ni Father Jeff. Siya rin po'y exorcist, kaya itong misang to ay misa ng mga exorcist, no? Kaya yung may mga masamang espiritu diyan, no? Ayan, ipataboy niyo sa kanila, no? Ayan, no? Kaya tayo natutuwa na sila ay nandito ngayon para magdiwang ng misa. Pasalamatan natin si Father Elmer Villamayor. Palapakan natin si Father Elmer. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Sa kabila naman, sabihin mo, sagutin sana ang dasal mo. Ayan, sana sagutin. Pero pag ang sagot ng Nazareno, intay muna o hindi, sana matanggap din natin yung sagot niya. Sapagkat sa bandang huli, ipagkatiwala natin sa Kanya, sapagkat mas alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Amen? At hilingin natin ang tulong ni San Juan Bautista. Sana makita-kita tayo sa June 24, sa fiesta po ng Kardinal, Misa ng Kardinal, June 24, 12:15, at babasbasan na rin Hari Manawari ang ating Adoration Chapel, ang ating Baptistry, para tuluyan talagang maipagdiwang natin at maisagawa na rin natin, lalo na ang pagsamba sa Poong Nazareno at sa pamintuhan ni San Juan Bautista ang sakramento ng binyag. Muli po, maraming salamat sa inyong pagdalo at patuloy tayong patnubayan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa tulong din ng ating patron, San Juan Bautista. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Si Father June po ay kuya namin sa San Carlos Seminary. Bagamat mukha siyang bata sa amin, magkaklase kami ni Father Jeff, mukha siyang bata sa amin. Pero siya po ang kuya namin doon. Inspirasyon sa amin sa kabanalan, sa pagiging pari, sa paglilingkod. Ano, tsaka lalo po, mahusay po ang inyong parish priest dito sa mahal na poong Nazareno, sa parokya ng San Juan Bautista, Quiapo. Palakpakan din po natin si Father June Rufino June Siscon Jr. Hingin ko po yung mga kapatid kong pari na kasama magbasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, simula ng ating misyon. Salamat sa Diyos. Diyos.